Kakanin is one of the most distinct food you can find in Asia because of our rice-growing agriculture sector. Rice is the common starch in the Asian diet. Since rice is so plentiful, it's only appropriate that every meal has the grain, including our desserts. The suman is one of the most basic of rice cakes in the Philippines. Ano po mga ka-bestie? Ito po yung ka-bestie. Ka-bestie ng lahat. Ka-bestie ng buong bayan. Hello, hello, hello. So, sa araw na ito, ang ating imumukbang ay ang kakanin. Ikaw, Nestor, pag sinabing kakanin, anong unang-unang pumapasok sa isipan mo? Alupi. Ano alupi? Yung parang ganito. Tawag yan. Tawag sa amin dito. Ganito. Suman. Suman. Ang tawag alupi. Okay. Ako naman kasi, pag sinabing kakanin, ang unang nasa isip ko niyan, mga ka-bestie, yung biko. Siyempre, hindi mawawala ang puto. Okay, hindi mawawala ang suma ng kunchinta. So ngayon mga kabesing, ating imumukbang, yun na nga, nabanggit ko na. Imumukbang natin ang sapin-sapin, ang biko, ang suman na balinghoy o kamoting kahoy, at ang suman na malagkit. Okay. Sabi nila maraming klase daw ang suman. Iba-ibang pinanggalingan at iba-ibang luto kung paano nilang ginagawa. So ngayon mga ka-bestie, itatakil ko muna. Kain ka na, asawa ko. So, suman, kanin? Mm-mm. Ito nga pala ka-bestie, ito yung aming sausawan, asukal at coconut jam. Kasi ang suman na malagkit, pwede mo siyang isawsaw o isawsaw sa asukal. O kaya kung trip mo naman, pwede mo siyang isawsaw sa coco jam. Depende sa inyong panlasa sa inyong trip. So ngayon mga kabese, ano nga ba yung biko? Okay. Yung biko daw is a sweet rice cake from the Philippines. It is made up of coconut milk, brown sugar, ginger and glutinous rice. Okay. It is usually topped with latik. Okay. Ang biko daw ay nagmula sa bansa natin, Pilipinas. At ito daw ay ang gamit na hinahalo sa pagluluto ay ang malagkit na bigas at nilalagyan natin ng o hinahaluan natin ng gata. Okay. Ang course ng ang biko mga kabese, pwede siyang pang merienda, pwede siyang snacks, okay. Tapos ang variation niya, kalamay, okay. So kakain muna tayo, okay, kakain tayo ng suma na malagkit. Pwede siya sa sukal. Tayo ng choco. Sapin-sapin. Sarap yan. Sila lang tayo dito. Dito sa anak mo. At pwede natin isaw-saw sa coco jam. Mga ka-bestie, na-miss ko kasi ang suman. Totoo lang. Kaya, naisipan ko siyang imukbang. Pero hinaluan ko na rin siya ng iba't ibang variety ng kakanin gaya ng biko, sapin-sapin yun. Tol, ano pa biko? Okay.
Okay. Mga kabese, ano naman daw yung sapin-sapin? Okay. Okay, sapin-sapin is a sticky rice cake from the Philippines. It is originated in northern province called Abra. Okay, the name came from the word sapin-sapin, which means sheet or layer. Okay. Saan ba siya nagmula? Saan siya nag-originate? Ito ay nag-originate sa Cagayan, Isabela. Ang main ingredients niya ay ang glutinous rice. Ano pa mga ka-bestie? Okay. Thank you. It's made with sweet coconut milk and rice flour, and each layer has a different flavor. Sabi niyo, bawat layers niya ay may kanya-kanyang flavor. So ngayon mga ka-bestie, kakain tayo uli. Ano yung hinuhanan mo? Sapin-sapin. Ito. Ito mga ka-bestie, ang sapin-sapin. Almusal na rin namin ito mga ka-bestie. Ika may nakain sa maga kasi nga mga 4 o'clock nagsimula na mag-start mag-ulan. Bigla nga umulan eh. Kapag pagkainit-init eh. Ngayon naman bigyan umulan. Yung aking asawa kanina panlingon na lingon niya sa taas. Hindi ko alam kung ano nakikita niya. Narinig niyo po yung background mga ka-bestie. Ang lakas kaya ng ulan dito, kaya ang hirap-hirap tuloy mag-voice over. Hindi namin ubusin ito mga ka-bestie kasi ang anak ko, tulog pa yon. Pwede kasi yung kagabi, nag-research na kanilang thesis. So, magtitira ako para sa anak ko. Kain kayo? Ito yung paborito yung asawa ko. Yes. Yung nakikita ko lang sa lola ko pag nagluto siya ng suman na malagkit. Nasaing na muna niya tapos sa kanya siya ibabalot sa dahon ng saging tapos nakukulaan niya yan na merong coconut milk. Ganun siya na magluto. Pero hindi ko alam kung ito mayroon din itong pan sa amin. Niluto sa dahon ng nyog. Tawag lang sa amin ito ibos. Oo nga, ibos sa suman. Wala siya eh. Diba yung hinarap kanina? Saka wala siya yung suman sa lihiya. Yung suman na hindi siya nilalagyan ng gata. Pero lalagyan mo lang siya ng latik. Sarap yun. Favorito na anak ko yun. Kaya lang wala siya eh. Ayun lang kasi yung dalawang klaseng suman yung nabili ko dito sa Tunasan Market. Yan lang. Ewan ko lang dito sa may sa bayan, sa Muntinlupa, kung meron dyan tinda na iba't ibang klaseng kakanin. Wala ka na? Nakakain mo na yan? Mm-mm. Parang konti lang kinain natin yung feeling mo, busog ka na. Ang bigat sa tiyan na, no? Kanin yun.
yung kahoy. Kahit din naman yung sapin-sapin, glutinous rice din yan. Na giniling. Pero hindi ko alam pa paano nila ginagawa ang proseso sa pagluluto niya. Okay. So mga ka-bestie, bago tayo mag-sign out, nais ko muna akong magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagtatangkilig sa aking mga video, sa aking mga vlogs. Maraming maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga secret viewers. Maraming maraming salamat sa aking mga kaibigan at sa aking mga kamag-anak. At higit sa lahat, sa minamahal kong teams na walang sawang sumusuporta sa akin, ang Team Academy at ang Team Sheen International. So, mapapagawin po kayo sa aking channel. Please subscribe and push the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong videos. At sa mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat sa inyo sa suporta at pagmamahal. At syempre, pag tuwing may mukbang, andyan lagi aking minamahal na asawa. Thank you, Hubby. May nakalimutan ka pa. Salamat. At higit sa lahat, ako rin ay nagpapasalamat kay Lord. Pinaalala niya, importante si Lord sa buhay natin. Ako ay nagpapasalamat kay Lord at hindi niya kami pinababayaan at lagi niya akong binibigyan ng bagong ideas pagdating sa mga gagawin kong content. Okay. At nagpapasalamat din ako sa aking anak na walang sawang gumagawa ng aking thumbnail. At siya minsan ang gumagawa ng aking mga pag-i-edit ng aking video. So ngayon mga ka-bestie, ayan po, hindi namin naubos. Kasi plano ko, yung iba, gusto ko siyang meriendahin namin yung hapon. Pabigat na sa chat. At medyo nagko-control din ako kasi matamis siya. Mahirap tumaas ang ating blood sugar. So ngayon mga ka-bestie, maraming maraming salamat sa inyo. At ako po ay magpapaalam. Okay, lagi po tayo mag-iingat. At lagi natin ingatan ang ating health. So mga ka-bestie, bye-bye, and I love you all. Say bye-bye.